Hello mga kapakners! Welcome back to our YouTube channel. It's Pakners Farm Vlog, ang kapakners nyo sa paghahayupan. For today's video mga kapakners ay isang makabuluhang karanasan na naman ang aming ibabahagi sa inyo sa pag-aalaga ng broilers o mas kilala sa tawag na 45 days chicken. So marami na ang mga tumaas na bilihin ngayon. Pamula sa presyo ng sisiw na aming binili, feeds na kukonsumuhin ng ating mga alagang sisiw, at syempre ang iba pa nitong mga kailangan sa wastong pagpapalaki, tulad na lang ng vitamins at antibiotics nila. At syempre kasama na rin dyan ang bumbilyang magbibigay ng artipisyal na init sa loob ng kulungan nila. Ang pagsisimula sa maliit na negosyo ay talagang hindi biro. Pero dahil sa dami rin ng gastusin natin araw-araw, ay kailangan nating magsumikap para magkaroon ng dagdag na income kahit sa maliit na halaga. Okay, huwag na nating patagalin pa. Alin at samahan niyo ako sa pagbabahagi kung magkano nga ba ang magiging puhunan, magkano ang magiging gastos, at syempre, magkano ang kikitain sa pag-aalaga ng 200 hedge broilers. So ano pang hinihintay natin? Let's get started! So what's up mga kapakners? So dapat ang video na ito ay noong January ko pa nagawa. Dahil December ako nagbenta ng 200 heads broilers, pero dahil sa sobrang busy sa akin trabaho, so ngayon ko lang nabuo itong video na ito. At syempre ngayon ko lang napaglaanan ng oras. Okay, so magsimula po muna tayo sa mga gastos. Ang naging puhunan po namin sa pagbili ng 200 heads chicks ay tumatangginting na 8,000 agad. So ganun po kalaki. So dahil ang presyo po ng sisiw ay 40 pesos ang isa. Pero may free naman po kaming apat. So bali 204 lahat po yung aming sisiw na alaga. So dumako naman po tayo ngayon sa feeds. Para sa inyong kaalaman mga kapakners, ang sinusunod po namin ay yung Sari Manok feeding program. Ito po yun. So kung mapapansin nyo po, ipapakita ko na lang po dito sa screen. Kung mapapansin po ninyo dyan, sa pag-aalaga po ng 100 heads broilers, ang ratio niya ay isang sako ang chick booster crumble from day 1 to day 15. Dalawang bags naman sa day 16 to 26 at 2 to 3 bags naman po sa day 27 hanggang sa pag-harvest. So dahil itong feeding program po ang sinikap naming sundin, ito po yung nagastos naming feeds or nagastos namin sa feeds. So sa day 1 to 15 ng aming mga alagang sisiw ay nag-consume po sila ng dalawang bags, which is sinunod po namin dito. Dalawang bag ng chick booster crumble na nagkakahalagang 4,000 dahil 2,000 po ang isang sako. Sa day 16 naman po hanggang day 26 ay nag-consume ang aming mga alagang sisiw ng apat na sako ng broiler starter crumble na nagkakahalagang 7,800 dahil ang isang sako po ay nagkakahalaga na ngayon ng 1,950 pesos. At sa last stage naman po, ang day 27 to 35 nila ay nag-consume kami ng 5 bag ng broiler finisher pellet. So ito po ay nagkakahalaga ng 9,500 dahil ang isang sako naman po ngayon ay worth 1,900 pesos. So ayan, so talagang mapapawaw ka sa laki ng itinaas na presyo ng feeds. Ngayon, after ng pandemic po ito, talagang ang laki po ng mga dinagdag na taas sa mga bilihin. So, ang total po na nagastos ko sa feeds ay tumataginting na 19,300 pesos dun po sa 200 broilers.
Okay, dumako naman po tayo sa naging gastos sa vitamins at antibiotics. So, sa day 1 to day 5 po namin ay ito po ang pinaiinom namin, yung Digesti-Aid. Ito po. Yan, itong Digesti-Aid na ito. Ang isang sachet po nito ay worth 25 pesos. So, dahil nagtitipid po kami, ay 2 sachet lang po ang pinagkakasya namin sa isang araw dun sa 200. So, nag-consume po kami ng 10 sachet, which is worth 250 pesos. So, ang next namin pong pinainom ay ang Electrogen D+. Ito po yon, Electrogen D+. Yan. Yan po. So, pinainom po namin ito within just 5 days. So, same strategy lang din po. Tipid lang din po talaga. So, nag-consume po ang mga broilers namin ng 10 sachet na worth 200 pesos kasi 20 pesos pang isa. Then, nagamit din po kami ng Betrosin Gold. Ayan, Betrosin Gold. Dahil may ilan pong nagkaroon ng sipon. So, 5 sachet po ang na-consume namin, which is worth 100 pesos. Ayan po. So, ang panghuli na po namin mga pinapainom ay isa na lang po, yung tinatawag na multivitamins. Yun po yung may nakalagay mismo na multivitamins plus minerals plus amino acids. Isang kilo po yun worth 1,050 pesos. So, ito po yun. Yan. So, yan po yung binili ko dun sa boutique, sa bilihan namin ng feeds, kasama na rin po doon. So, in total po ay gumastos kami ng 1,600 pesos sa vitamins at sa antibiotic. So, kasama na po yun doon yung, ano, hindi ko lang po nadala yung lalagyan kasi nandun po sa aming farm. So, hindi na nga po pala kami nagbabakuna, mga kapartners. So, hindi na kami nagbigay ng B1B1, ng Lasota at IPD Intermediate. So far okay naman po yung naging result ng bigat ng aming mga alagang manok. So, sa gastos naman, sa kuryente, mga partners, ay nag-share lang kami ng 700 pesos kasi medyo madami din yung bumbilang ginamit namin. At the same time ay gumagamit din po kasi kami ng pressure water tank. Sa bulb naman po ay wala naman po akong binil pa, yung dati na lang po ang ginamit namin. Yan. So ang total po na nagastos ko sa lahat-lahat ay 29,600 pesos. So ang laki po, 'di ba? So kaya hindi rin po biro ang kapag gusto niyo mag-alaga ng broilers. Yan. Okay. So punta naman po tayo sa mga kinita naman. Ayan, kinita namin during the harvest time. So talagang sinikap po namin na in just 35 days ay ma-dispose po lahat yung aming mga alagang manok. Kasi syempre sa pagtagal, sa paglaki ng gastusin, kailangan po ay magaling tayong mang-alok sa mga tao na kapaligid sa atin. At the same time, matiyaga po tayong nag-iikot sa mga tindahan ng manok na para i-alok yung ating mga alagang broilers. So, dahil sinakto po namin December po, 20 to 30 ang target days ng harvest namin, ay medyo mataas po ang bentahan namin. So, sa maramihan po ay binibigay namin ng 120 ang kilo ng manok, at kapag isa-isa lang po ay 130 pesos. So, nga pala, mga kapartners, namatayan ako ng 6 nung sisiw pa lang at 5 malaki na. So, hindi ko naman po in-expect kasi wala po tayong magagawa dahil siguro nagpapakita na yung hina nung sisiyo dahil siguro malayong biyahe. So, wala po tayong choice kapag sila inamatay na nakapagsisiyo pa lang. Ayan. So, dun po sa 5 na medyo malalaki na talaga, may kabigatan na rin, nag-range na ng 1.8 to 2 kilograms, ay matigas na po na nung nakita namin kinaumagahan. So, kaya talagang dapat ay maingat tayo. So, yun, 193 lang po ang natira sa amin. So far, dahil season naman po, mas marami ang bumibili ng maramihan. So ito po ang mga naging benta namin. May bumili po sa amin ng 40 pieces. Yan. So 30 pieces po na 2.2 kilogram ang bigat per head. At yun po ay naibenta namin ng
8,000 or kumita po kami doon ng 8,580. At meron din pong 10 piraso doon na tumitimbang ng 1.9 kilogram na ang isa, which is worth 2,470 po yung 10. Okay po. And then, may bumili din po sa amin ng pailan-ilan sa magkakaibang araw. Yan, pang birthday, pang pulutan. Yan, yung iba naman po ay binyag. So, 30 heads. So, 23 heads po doon ay tumitimbang ng 2.1 kilogram. Yan, kaya kumita po kami or naibenta namin ito sa halagang 6,279. Yung pito naman po doon ay tumitimbang lang ng 1.9 kilogram with total price na 1,729. Ayan. So, then, nung December 24 po, ay may kumuha po sa amin ng bultukan or yung tinatawag nating maramihan talaga. So, 100 heads po yung kinuha sa amin. Kaya, kaso nga lang, di tinawaran po kami, 115 pesos po per kilo. So, tinanggap na po namin yon kasi syempre malakihan na po yung maramihan. So, tumimbang po ng 205 kilograms yung pong 100 heads na binili sa amin at kumita po kami dito ng 23,575. 23,575 pesos. At yun pong 23 ay 18 lang po ang nabenta sa mga nag-order ng maaga. Yun pong mga pini-PM namin kung gustong magpa-reserve. Yun. So dahil yun po yung 5 na doon sa 23 ay pinanghanda din po namin noong December. Yun. So yun po ay 18 po ay tumimbang ng 30.7 kilogram at kumita po kami doon ng 3,991. So, ang total po na benta namin sa 188 na manok ay tumataginting na 46,624. So, kapag minus po natin sa benta, 46,624 ang nagastos na 29,600. So, ang total po na kinita namin ay 17,024 pesos. So, kung tutusin, medyo malaki na din ang kinita pero malaki din naman po ang naging puhunan. Yan. At syempre po, ang pinakamahirap sa lahat ay ang oras na gugugulin natin sa pagbabantay sa ating mga alagang manok mula sa pagiging sisiw hanggang sa ito ay maibenta na. So, talagang napakahirap po at talagang napakatrabaho. Pero, para madagdagan ang kita, kailangan nating kumayod at magsumikap. Kung nalalakihan ka po sa mga gastusin mga kapakners, ay pwedeng-pwede ka pong magsimula muna sa 50 heads. So, may video na ako mga kapakners ito, pag-aalaga ng 50 heads para sa inyo po ito. So, paano mga kapakners? Sana po ay na-enjoy nyo ang panunood at pakikinig sa aking karanasan sa pag-aalaga ng 200 head spoilers. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong videos. So, paano mga kapakners? Hanggang sa muli!